una nating gawin ay magpa-pattern muna tayo kung ano ang kanyang sukat. Then, bawat side, maglalagay tayo ng 1 inch at saka 3 inch ang allowance sa back. Yung back yung ano, yung lalagyan natin ng zipper or yung lalagyan natin ng yung ano ba, yung sa corset niya. Para mas madali guys, yung gagawin natin, yan, yung lahat ng pattern. Kasi ang pattern guys, ay meron siyang 4 na piraso. Yung front, yung sa babe, yung sa gilid, then sa gilid ulit, din sa back. Bali 4 siya, so magtutupi na tayo guys lahat ng bali 4 siya. Ang 4 na pieces, piraso na yan, is magkakaroon din tayo ng 4-4 para sa kanyang lining, tapos sa kanyang babe. So, bali 4 na guys para isang cut na lang. Yan ang ano. Bali magkakaroon ka lahat ng 4 na piraso. Kasi ang at saka yung lining guys ay maglalagay pa tayo dyan ng pilon dikit or yung asin-asin para mas talong tumibay yung mga damit. Para sa pilon dikit at saka para sa ano guys. Yan guys, una yan. Meron siyang soft tool. Yan soft tool guys. Gusto kasi may soft tool siya sa taas, ayan. Oh. Tapos guys, ito guys, 4. Ilalagay siya guys ng ano ng tawag niyan. Ayan. Bawat isa nilalagyan ko siya para hindi ako guys mahirapan magtahi. Oh, yan guys naman, ito naman ay asin-asin or pilon. Yan guys ang sinasabing pilon dikit or asin-asin. Yan, mag-cut din tayo ng bali 4 or 2. Dito naman, kailangan painitin yung plancha, mainit na mainit siya. Tapos idiin natin yung plancha para mas lalong dumikit sa damit. Ayan. Dapat guys at luto siya, lutong luto talaga yung pilon dikit. Ayan. Or asin-asin. Kasi pag hindi siya guys, maano siya, mababaklas siya. Ayan. Ayan, okay na siya. Dito naman guys ay ito naman yung pinakalaylayan or soft tool naman sa labas. Yan ang cutting guys. Ayun ang sinasabing cutting na ano. Tawag sa cutting na yan is umbrella. Yan, guys. Ito naman is, ito na yung mga nilinis kong may asin-asin. May mga pilor-pilon dikit. Yan. Lalagyan ko siya ulit ng lahat sa taas ng soft tool. Yan, guys. Lalagyan ko siya guys ng soft tool. Then, itahi natin siya. Saka lalagyan siya natin guys ng Rigilin. Ayan. Ayan guys, lagyan siya natin ng Rigilin. Medyo mahirap din. At saka tingnan mo yung gunting ko. Napakalaki. Kasi, yan naman talaga ang ano. Kasi yung ginamit ko kasing Rigilin guys, yung medyo malaki-laking Rigilin. Kaya, ayan. Dito, is, pagdudugtungin naman natin siya. Dito ka naman, guys. Pag maidugtong natin siyang lahat-lahat, magkaroon naman tayo. Maglalagay tayo sa gitna ng, sa, or sa gilid, or sabing sa boobs yan, oh. Lalagyan natin siya. Pag nadugtong na natin, guys, lalagyan natin siya sa gitna ng Rigilin pag nadugtong na natin. Ayan. At saka sa side.
maglalagay tayo ng rigeline para mas lalo siyang matibay or nakatayo. Ayan. Oh. Ayan guys. Dito naman is yan, dito is maglalagay naman ta. Ibibasting siya guys para ito naman guys, binibasting ko siya para ano, hindi masyadong luwang-luwa. Ngayon ay magdudugtong na tayo ng kanyang sa baba niya. Ayan, tinatay ko pa lang yung kanyang ano, skirt. Ayan. Ayan guys, ayan na siya guys. Then, hindi ako kontento guys. Ginawa ko naman is binaklas ko ulit siya. Tapos, nilagyan ko ulit siya ng lace. Ayan. Ilagyan ko siya ng lace kaano ng kanyang face mask. Ayan. Ayan. Ipipin na lang natin. Pipin natin siya para pag tinahin natin sa gilid, hindi siya magkahiwaiwalay. Kailangan talaga natin siyang ipin, guys. Ayan. Ito naman guys ay yung sa zipper naman niya guys, hindi ko siya sinisipper ng diretso. Para maayos, ibibasting muna natin siya. Lagyan ng pin din ibasting. Pagkatapos natin basting guys, ay pag nabasting na natin siya paikot, pwede na natin siyang itahiin or itahi. Ayan, tahin na natin siya sa makina para ayos na siya guys. Ayan, para hindi tayo mahirapang mag-zipper, para maganda, kaya kailangan basting siya. At tingnan mo kung tama, o ayan, magkapantay. Ayan, yan ang tamang paraan guys.